Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang kilalang mahusay na artista, sikat na modelo at social media influencer ay may itinatagong kahindik-hindik na karanasan sa kanyang nakaraan? Lubhang nakagigimbal at nakakapanindig balahibo ang insidente na ito. Base sa impormasyon at mga ulat, ay lumalabas na ang naturang artista ay inalok ng isang hindi kaaya-ayang kasunduan ng kanyang professor noong mga panahong siya ay nag-aaral pa lamang. Talagang kalunos-lunos ang sinapit ng naturang dalaga. Base pa sa salaysay ng naturang artista, isa ti umanong karispe-respetong tao ang kanyang professor at hindi niya sukat akalain na gigipitin siya nito. Ngunit dahil sa mga pagbabanta at panggigipit sa kanya ng guro, pagkamat labag man sa kanyang kalooban, ay napilitan na lamang siyang sumang-ayon sa kondisyon ng profesor na may mangyari sa kanila. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa masalimuot na karanasan sa buhay ni Ava Mendez? Sa isang pagkakataon, may isang college student na inalok ng kanyang profesor na magkaroon ng special arrangement para sa kanyang subject. Naging malupit ang mga oras na yon para sa kanya sapagkat hindi lang sa kanyang pag-aaral siya may pinoproblema. May mga problemang pamilya at pinansyal pa siyang kinakaharap. Sa gitna ng kanyang laban sa depresyon, napagdesisyonan niyang tanggapin ang alok ng profesor na gumawa ng mga hakbang para lamang makapasa sa isang subject. Ang pangalang Sub Agabao o mas kilala bilang Ava Mendez ay isang kilalang personalidad sa showbiz dito sa Pilipinas. Kilala siya hindi lamang bilang isang mahusay na artista kundi pati na rin bilang modelo at social media influencer. Sumikat si Ava dahil sa kanyang mga mahusay na pagganap sa mga proyektong tulad ng Eva Crush Kong Curly at PS2 Pangalawang Putok noong 2021. Isa si Ava sa mga kinikilalang miyembro ng mga kilalang entertainment agencies tulad ng Viva Artist Agency at Tyron Escalante Artists Management. Sa tulong ng kanyang talento at dedikasyon, patuloy siyang napapasama sa iba't ibang proyekto at naging inspirasyon sa kanyang mga tagahanga. Hindi lamang sikat sa larangan ng showbiz, kundi maging sa mundo ng social media. Mayroon siyang libo-libong taga-subaybay sa kanyang mga online platforms, kabilang na ang Instagram, Facebook at iba pa. Sa kanyang mga post, ipinapakita ni Ava ang kanyang kakaibang estilo at nakaka-inspire na kwento ng kanyang buhay. Si Ava Mendez ay isinilang at masayang lumaki kasama ang kanyang pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang kanyang paglalakbay sa industriya ng modeling at pag-arte ay nagsimula at sa maikling panahon nakamit niya ang tagumpay na kinilala ng marami. Subalit marami ang hindi nakakaalam na sa likod ng kanyang matagumpay na karera, mayroong isang bahagi ng kanyang buhay na puno ng mga pagsubok at karanasan. Ano nga ba ang mga pagkakataong iyon na bumuo ng kanyang pagkatao? Ano ang mga pagsubok na kanyang hinarap bago pa man siya maging isang kilalang personalidad? Sa kanyang likas na kakayahan, paano niya nilabanan ang mga pagsubok at nagtagumpay sa kanyang mga pangarap? Ang kanyang kwento ay hindi lang ukol sa stage at camera, kundi ang tunay na karanasan ng isang tao na nagtagumpay sa kabila ng mga pagsubok. At sa bawat kabanata ng kanyang buhay, naging inspirasyon siya sa iba na mangarap anuman ang kaharapin sa paglalakbay ng buhay. Katulad ng karamihan sa mga karaniwang bata na nagmula at lumaki sa isang lalawigan, may pangarap din si Ava Mendez na maging isang child star o teen star. Ayon kay Ava, sa kanyang kabataan, pangarap niyang maging bahagi ng industriya ng showbiz.
Noong mga panahong yon, kasabay ng kanyang paglaki, nakatutok siya sa palabas na Going Bulilit. Sa kanyang mga payak na pangarap, minsan ay ibinahagi niya sa kanyang ama ang kanyang nais na maging artista. Sinabi ni Ava na siya ay likas na masayahin at may pagkabibo. Subalit, ano ang mga hakbang ng kanyang nilakbay upang matupad ang pangarap na ito? Sa mga unang yugto pa lamang ng kanyang buhay, nagnanais na si Ava na makarating sa Maynila at sumailalim sa workshop sa ABS-CBN. Gayunpaman, pinagpatuloy ni Ava ang kanyang pag-aaral sa pangangalaga ng kanyang pamilya sa kanilang probinsya, kung saan mas pinapahalagahan ang pagtatapos ng kanyang pag-aaral. Sa kanyang buhay, ipinakita ni Ava ang kahangahangang dedikasyon, pagkamat may mga pagkakataon na nagiging prioridad ng pamilya ang edukasyon, hindi ito naging hadlang sa kanyang pangarap na maging artista. Hindi tulad ng ibang bata na posibleng mawala ng interes sa kanilang mga pangarap, na natili ang determinasyon ni Ava na maging isang artista, na kahit na sa gitna ng kagustuhan ng kanyang mga magulang na siya ay makapagtapos, na natili siyang tapat sa kanyang sariling pangarap. Sa kabila ng mga pagsubok, nagawa niyang makipagsapalaran sa landas tungo sa kanyang pangarap na maging bahagi ng industriya ng showbiz. Hindi kailanman bumitiw si Ava sa kanyang pangarap na maging artista. Sa paglipas ng mga taon, laging kasama niya ang pangarap na yon, kahit na habang siya ay nag-aaral sa Maynila para sa kolehiyo. Sa kabila ng pagsisikap sa pag-aaral, inamin ni Ava na hindi niya natapos ang kanyang orihinal na kurso at sa halip ay sumubok ng culinary. Napagtanto ni Ava na mas matimbang sa kanya ang pagluluto dahil ito ay kanyang hilig na kanyang minana mula sa kanyang ina. Pagkatapos niyang matapos ang kurso sa culinary, nagsikap si Ava na humanap ng mga oportunidad sa iba't ibang larangan, kabilang na ang pagtatrabaho sa isang kasino. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang trabahong yon dahil sa hindi umano niya kayang tiisin ang mausok na lugar. Hindi ito naging sagabal kay Ava at sa paghahanap niya ng sariling landas ay patuloy siyang nangarap na makapasok sa showbiz. Noong taong 2018, nakilala ni Ava si Tyron Escalante, ang manager ni na Kelvin Miranda at Jane De Leon. Ayon sa mga kwento, ginamit ni Tyron ang kanyang koneksyon upang magkaroon ng mga oportunidad para kay Ava. Isa sa mga ito ay ang maging co-host si Ava sa Wawa Win ni Willie Revillame noong una. Ngunit hindi nagtagal, kinabukasan ay dumating ang isang mas malaking oportunidad para kay Ava. Sa loob ng maikling panahon, natanggap ni Ava ang isang alok ng pagpirma ng kontrata sa Viva, isang kilalang entertainment agency. Matagal na niyang inaasam-asam ang pagkakataon na ito, at dahil dito ay agad niyang tinanggap ang offer. Dito nagsimula ang masayang yugto ng kanyang karera sa showbiz. Kahit ipinakilala na si Ava sa industriya, ay nanatili si Ava bilang sub-agabaw. Ngunit dahil sa kanyang matinding hangaring tuparin ang kanyang pangarap, nagdesisyon siyang baguhin ang kanyang screen name. At mula noon, kinilala na siyang Ava Mendez. Ang dahilan ng pagbabago ng kanyang pangalan ay para hindi na ito nauugnay sa kanyang pamilya. Ayon kay Ava, ang pangalang Ava Mendez ay tila isang pangalan na bumabalot sa kanyang pangarap. At aniya, ito ay napapanaginipan niya lamang. Kaya niya napili ang pangalang ito dahil may pagka-Latina na nagbibigay ng dagdag na kulay sa kanyang pagkatao. Ang pangalang ito ay naging simbolo ng kanyang sariling pagkakakilanlan at pagpapakita ng sariling estilo sa larangan ng industriya. Ayon kay Ava, ang pag-aartista ay isang landas sa kanyang pinili dahil ito ang kanyang tunay na gusto, passion at pangarap. Subalit, bago pa man siya pumasok sa kakaibang mundo ng showbiz, ay may iba siyang pinagdaanan at ito ay sinuportahan ng kanyang kapatid at magulang. Hindi biro ang pagsubok na dinaanan ni Ava bago siya kilalanin sa larangan ng showbiz, dahil kailangan niyang ilaan ang maraming oras at pagod upang maabot ang kanyang pangarap. Sa kabila ng tagumpay at pag-angat ni Ava sa kanyang karera,
hindi ito dumating ng madali. Maraming unos at pagod ang kanyang dinaanan bago siya naging kilala ng marami. Sa likod ng kanyang kasikatan, mayroon siyang isang madilim na kwento na hindi lang basta narinig sa ibang tao, kundi totoong nangyari sa kanyang buhay. Ang personal niyang karanasan ay nagdulot sa kanya ng trauma at nagpapabigat sa kanyang kalooban. Sa isang media conference para sa kanyang pelikulang pinamagatang Do You Think I'm Sexy? Noong 7 ng Setyembre taong 2022 sa Gateway Cineplex sa Quezon City, isang tanong ang bumukas sa puso ni Ava. Ito ay may kinalaman sa kanyang sariling karanasan dahil ang tema ng pelikula ay umiikot sa pang-aabuso ng isang professor sa kanyang estudyanteng babae. Tinanong sila ng Entertainment Press mula sa Angkas kung may naaalala ba silang pangyayari o karanasan noong mga panahon ng kanilang pag-aaral. Sa harap ng masusing tanong na ito, muling binuksan ni Ava ang mga pintuan ng kanyang nakaraan. Dinaanan niya ang pagbuo ng pelikula na tila ba isa itong paglalakbay sa kanyang sariling karanasan. Sa kabila ng sensitibong paksa, nagbigay si Ava ng masusing sagot. Naglalaman ng mga alaala ng mga naganap noong siya ay nag-aaral sa kolehiyo. Sa harap ng publiko, isang mahirap na hakbang ang ginawa ni Ava Mendez nang buong tapang niyang aminin ang kanyang masalimuot na karanasan. Bilang isang sexy drama actress, maaaring maging isang hamon ang pag-amin ng personal na trauma na dulot ng kanyang dating college professor. Sa kabila ng mga agam-agam, nagdesisyon si Ava na magsalita tungkol sa kanyang naging karanasan. Ang kanyang pag-amin ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa maraming tao, lalo na sa mga nakakaranas ng parehong uri ng karanasan. Ang kanyang paglipat ng kurso ay maaaring ituring na isang malalim na dahilan, at ang pag-amin niya ay nagbibigay linaw sa pangyayaring ito. Sa kwento ni Ava, nabanggit niyang may nararamdaman sa kanya ang isa sa kanyang mga professor sa major subject. Noong siya ay nasa kolehiyo pa at nag-aaral ng Hotel and Restaurant Management o HRM, naranasan niya ang hindi kanais-nais na pangyayari na hindi niya malilimutan. Hindi na niya pinangalanan kung sino ang guro na ito na may malaking interes sa kanya. Sa panahon na yon, inalok daw siya ng kanyang guro ng isang hindi kaaya-ayang kasunduan, isang pangyayari na hindi dapat mangyari sa isang paaralan. Pangyayaring ito ay nagdulot ng hindi kapanipaniwalang sitwasyon. Para kay Ava ay isang karespe-respetong tao ang kanyang professor at hindi niya sukat akalain na gigipitin siya nito. Dahil sa kanyang labis na depresyon ng mga oras na yon, kung saan nadagdagan pa ng mga suliraning pangpamilya at pinansyal, nagpasya siyang sumang-ayon na lang sa kondisyon ng kanyang propesor na may mangyari sa kanila. Sa mga oras na yun, tila ba nagkaroon ng kontrol ang kanyang propesor sa mga pangyayari at napapapikit na lamang siya sa mga di kanais-nais na ginagawa nito. Sa kabila ng mga pangyayaring yon, sinabi niya na pagkatapos ng insidenteng yon, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang ugnayan at itinuturing niyang naging maayos ang relasyon nila bilang guro at mag-aaral. Subalit, hiniling pa rin ang propesor na muling may mangyari sa kanila, ngunit mariing tumanggi si Ava. Saad niya, masakit sa kanyang loob na gawin ang bagay na yon para lang makapasa sa isang subject. Dahil sa paulit-ulit na pangungulit ng kanyang propesor, napilitan si Ava na isumbong ang pangyayari sa dean ng kanilang paaralan. Bilang resulta ng imbestigasyon, natanggal ang propesor mula sa kanilang institusyon. Sa isang pribadong panayam, tinanong si Ava kung nagsampa ba ito ng kaso laban sa propesor na nang-abuso sa kanyang kahinaan. Sa kanyang sagot, ipinahayag ni Ava na hindi niya alam ang buong proseso noong mga panahon na yon at sa kawalan ng sapat na impormasyon, hindi niya naisipang magsampa ng kaso. Pagkamat may karapatan siya na ibunyag ang pangalan ng salarin, hindi niya ito ginawa. Sa halip, pinili niyang ipagkatiwala na lang ang kanyang usapin sa dean at nagresulta ito sa pagtanggal sa propesor mula sa eskwelahan.
Aniya ay hanggang ngayon ay may natitirang trauma sa kanyang kalooban. Pinaniniwalaan niya na ang pangyayaring yun ay maaaring may kaugnayan sa kanyang nararanasan na anxiety at depression. Sa kabila ng lahat ng ito, naging malakas si Ava upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Ipinakita niya ang kanyang kakayahan na baguhin ang mga negatibong karanasan sa positibong lakas. At sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay tungo sa paghilom, naging inspirasyon siya sa iba na lumaban sa mga hamon ng buhay. Hanggang ngayon, maaaring hindi pa rin batid ni Ava ang tunay na dahilan kung bakit nagkagusto ang kanyang propesor sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga tanong na naglalaro sa kanyang isipan, iisa lang ang alam niya. Tila ba ang pagtanggal sa guro mula sa paaralan ay hindi sapat na kabayaran para sa kanyang mga nagawang kasalanan. Bagamat nagdulot ng hindi magandang karanasan at nagbigay ito ng trauma sa kanyang kalooban, patuloy na naglalakbay si Ava sa pagtahak sa landas ng kanyang pangarap na nagsimula pa noong siya ay bata pa. Sa kabila ng mga paghihirap, nagsusumikap siyang magtagumpay at maging inspirasyon sa iba. Maraming salamat sa panonood. Huwag mahiyang i-hit ang thumbs up para sa video na ito at mag-subscribe na sa ating channel para sa darating pang mga bagong videos. Manatiling ligtas at makita-kita tayong muli sa ating susunod na video.